Ito, binders. Bakit kailangan natin binders? It improve the water stability of the feeds. Kailangan natin ng binder para hindi agad masira or mapulverize yung ating feeds. Na kapag nilalagay na siya doon sa tubig, hindi siya madaling matunaw kasi meron siyang tinatawag na binders. Example of that is cassava starch or yung flour or bread flour, yung harina. Yun kasi ang normal na nagpapabind sa feeds. Kahit hindi sa feeds, kahit sa anong bagay, di ba? Nagbabind ang bread flour yung ating mga kinakain. Attractants of feeding stimulants. Ito, yung mga attractants. Kapag naamoy nyo ang, pag maamoy nyo yung mabahong feeds, yung mabaho na parang meron siyang ma-attractan kasi meron ding mabaho na sira, no? Pero ito, mabaho siya pero masarap siya amuyin. That is an attractant para sa ating mga isda. Kaya mas madaling nakukonsume ito ng mga isda natin. Kasi meron siya lang attractants. Example is squid meal, yon, shrimp meal, fish meal, and other na mga oil, fish oil. Okay. Dito tayo sa feed formulation. Siguro na-tackle na ninyo ang feed formulation technique using the person square method. Ito yung person square method. Ito yung common na ginagawa kapag dalawa or apat yung ingredients natin. Hindi muna ako ng tubig. Okay. So, this is an example of feed formulation using person square technique. So, there is a problem, a diet with two ingredients. Yung two ingredients natin is nakalagay dyan, yung fish meal at saka yung rice bran. The problem, balance a 30% protein diet with the following ingredients. Fish meal, 60%. Crude protein, rice bran, 8%. Sabihin, gagawa tayo ng 30% protein na feeds, no? From fish meal na merong 60% crude protein and 8% crude protein. So, papaano natin isosolve yan? So, first, ito yung ating gagawin. Gagawa tayo ng square. Kung mapapansin ninyo, meron tayong square dito, no? Gagawa tayo ng square. Ilalagay natin sa loob yung target protein natin. Nang sabi kanina, that is 30%. Ito, 30%. So, nasa gitna na yan dito, yung ating crude protein. Yan, 30%. And then, yung ating fish meal, ilalagay natin sa upper left ng box natin na ginawa. Just to indicate na andyan yung fish meal. And then yung rice bran din natin, which is 8%, nasa lower left ng box, no? Okay, bakit ganito ang paglalagay, no? Kasi ito yung process ng person square. Bakit fish meal at rice bran? Tanda natin, fish meal is protein source, rice bran is energy source. Yan ang palagi natin dapat i-balance using the person square method. So, tandaan natin, protein and rice bran. Okay, so ano ang next natin gagawin? So, itong 60, ima-minus natin siya sa 30. So, the result, ilalagay natin dito sa ibaba, which is 30. Okay, then same process pa rin dito sa rice bran. So, 30 minus 8 equals 22. So, huwag kayong makonfuse. Baka sabihin nyo, sir, negative man na siya, 8 minus 30. No, walang negative sign dito. Okay? So, 30 minus 8 is 22. Next, 22, i-add natin sa 30. Addition. So, ang kanyang result is 52. Bakit kailangan natin yung i-add? Kasi yan ang gagamitin nating denominator dito sa ating pagsusolve. Okay? Sa fish meal, dito natin ilagay yung 22
divided by 52 na denominator na total nitong dalawa, then the result itatimes natin sa 100. So the result is 42.31%. Next is 30. I-divide natin sa denominator nilang dalawa, which is 52. And then, ang result nitong dalawa, 30 divided 52, itatimes natin sa 100. So, a total of 57.69%. So, kung itototal nyo yan using calculator, makukuha ninyo yan. Now, paano natin mache-check na tama ang ating percentage ito? Ito at saka ito. So, kapag itotal natin yan, dapat makakabuo tayo ng 100% na total. Okay? Ngayon, kung hindi aabot ng 100%, mali yun. At kung lalampas ng 100%, mali pa rin yun. So, dapat exactly 100% yung ating total niya. Now, ito na ang ating titimbangin na mga amount ng ating ingredients. So, ibig sabihin, the diet formula is sa fish meal natin, 42.31 or 42.31 grams. Ito na yung titimbangin natin na fish meal. Okay? Then, sa rice bran naman, 57.69 or percent or 57.69 grams. A total of 100 grams diet. Okay, so dapat ang total nito is 100 grams. Ngayon, what if gagawa tayo ng 1,000 kilo? No? Kasi ito, grams lang ito, 100 grams. Pero, usually, ang ginagawa is 1,000 kilo. So, anong gagawin natin? So, 42.31, no? Itatimes lang natin yan siya sa 100. Tama ba? 100? Let's check. Where's the calculator? Okay. Sige. 42 times 100 plus 4,200. I think it's times 10. Tama. 42. Okay, hindi siya 100 kundi 10 lang. So, 42 times 10 is equal to, ilan yun? That is 420 grams. Okay, ito naman, same process, ito times natin siya sa 10. So, magkuha tayo ng 423.1, and this is 576.9 grams. So dapat ang total nitong dalawa is 1,000 grams or 1 kilograms. So, dapat yan ang total natin. So, itatimes 10 lang natin ang fish meal at rice bran para makuha natin ang 1,000 grams. So, ito na yung titimbangin natin. Kasi sa during sa assessment ninyo, gagawa kayo ng sarili ninyong feeds. At ito ang ititimbang ninyo. No? 423.1 grams and 576.9 grams. Depende yan sa problem na ibibigay. Okay? Okay, so this is simple kasi dalawang ingredients lang. Fish meal and rice bran. What if apat na ingredients? Ano ang ating gagawin sa apat na ingredients? Okay? So, what if four ingredients na ang ating gagawin?
So, kapag four ingredients, dalawang protein source and dalawang protein source at dalawang energy source. So, paano yun? So, meron tayong problem dito na four ingredients. So, andyan din sa module ninyo, no? Diet with three or more ingredients. Formulate a diet that contains 40% crude protein using the following ingredients. Ibig sabihin, 40% yung ating gagawin na feeds or protein ng ating feeds. From these ingredients, yung fish meal, meat and bone meal, rice bran, and corn meal with their corresponding protein content. Okay? Now, paano natin gagawin yan? So, meron dapat sa problem nyo is ganito. So, ang fish meal and meat and bone meal are protein source while rice bran and corn meal are carbohydrate source. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, mag-assume tayo na a proportion of 3 parts fish meal to 1 part meat and bone meal. And proportion of 2 parts rice bran and 1 part corn meal. So, sa ating protein source, 3 is to 1. Sa ating namang energy source, 2 is to 1. So, kapag pinapasolve kayo nito, meron talagang i-assume na given doon sa problem. Okay? So, in this case, 3 parts yung fish meal and 1 part yung ating meat and bone meal. Okay? 3 is to 1, then 2 is to 1 naman dito sa ating rice bran and sa ating corn meal, both na energy source. Okay, same process, draw a square and place the desired protein level on the diet at the middle sa gitna. Tapos i-group natin ang ingredients based on protein and energy content. So, paano yan?